Hello everyone, welcome back to my channel. And for today's video, papakita ko sa inyo kung paano mag-restore ng solar. So mayroon ako dito 10 unit na may problema. So anong yung ating dapat gawin dito pag may mga ganito kayo sa bahay? Sinang solar na kumonsumo mo ng 1.2 volt at saka 3.7. So ang mga baterya nito ay kadalasan lithium battery at saka ng NMX na tinatawag na metal hydride saka nickel cadmium, no? Ngayon, sa video kong ito, ipapakita ko sa inyo kung paano i-repair at i-restore ang solar na hindi na siya gumagana. So, ito, kung nakikita ninyo, ito yun. Ito ay 3.7 volt na battery operated. So, at ito, 1.2 volt naman siya. So, halos magamit naman talaga yung sa mga kadalasan ng solar is lead light kasi mas matipid siya. Hindi niya basta-basta agad malubat yung baterya. So, ngayon, uumpisahan ko na at sana panoorin nyo ito at sana makakuha kayo ng mga idea na kung saan may apply ninyo sa inyong bahay. So, ayan, uumpisahan na natin. Pero, teka lang, shout out pala, no, doon sa pinagkuhanan ko ng baterya. Nag-supply sa akin ng mga electronic parts, no, na aking mga kailangan. Shout out sa E2S Marketing, no, diyan sa Binondo, Manila. So sa local no ko lang ito nakuha yung baterya. So dumating na sa akin ito yung ano niya. Pare pa tsaka ito yung baterya na deliver. Totally dalawa yan, nauna na yung isa. Ito na may yung AAA na rechargeable. Tsaka ito naman yung AA na 1.2 volt. So papakita ko sa inyo yung itsura nito. Ayan, oh. So bago ito, kung makikita ninyo, ang lupit na lagayan pa lang, no? Parang lagayan ng gagamba. So, umpisa na natin. Ito troubleshoot, step by step, kung paano. Start from, ano, i-check natin yung ilaw, supply ng voltage, saka yung ano ng receiver, ano, ng solar, kung nagbibigay ba siya ng charge, baterya. So, ayan, umpisa na natin. Yan o, na natin yung gawin, i-check muna natin yung ano, no, yung ilaw niya, baka kasi kundido. So since ang supply na kailangan niya dito is 3.2 volt, adjust tayo ng lagyan natin ng 3.7. Okay, 3.6 kaya na niyan. Pero pag wala tayong ganito sa inyong bahay, pwede nyo naman kayo gumamit, no? Ng AAA battery para i-check yung ano,
yung ilaw directly. So, itong gagawin ko, ito yung walang battery. So, makikita ninyo, meron positive, positive saka negative. So, para ma-check ito, nagdun natin mo lang, dose lang natin pa. So ayan, i-open na natin. So ayan, kung nakikita ninyo, nagkaroon na siya ng ilaw. So first stages, first stage na ginawa natin is chinek yung ilaw. So ayan, good naman siya. So okay na yung sa ilaw. Sabihin, hindi siya pundido. Ayun naman, check natin yung panel. Paano na naman mag-check nito ng panel, no? Since nasa indoor tayo, try natin sa ilaw din, no? Na i-ano kung mayroon siyang supply. Pero kailangan ba ma-check dapat ito ay nasa outdoor tayo at tapat natin to sa init. Pero ito try natin pag hindi umumbra, di lalabas tayo. Hindi pala tayo, ako lang pala. So ayun, titestingan natin yung panel kung magana pa. Totally sa ilaw ko lang tinapat ito guys, no? Pero pag alam ko mag-generate ito ng electric, ito pa rin. Tama yung anong hinala ko. Totally first time kung ano na nag-generate rin siya ng power kahit nasa ilaw lamang o light lang naman yung tatapat sa kanya. Paano kung malaman? Ito guys, so titingnan nyo. So may supply siya na 3.8. So malinaw na mag-supply siya na 3.8. Wala po itong baterya na lang yung bagay. So ayan, 3.8. So ayun, na pilot na natin na ang panel, no, ay good o working siya. So okay na yung baterya. Ang tanong, yung charging mechanism niya, yung tinatawag natin sa mga hybrid na solar is yung charge controller. So ito yung dumadaan siya dito bago may charge yung baterya. So paano na naman natin na malaman na good pa ito? Malaman natin, talagyan na natin siya ng baterya. Ayan. Pero guys, no, titingnan nyo muna yung nakalagay pala dito, no, na ano, may dyan naman yung battery na kailangan dito, 3.2 volt siya, AA. So yun lang dapat ang ilagay dito, hanggang 3.7. pag lumagpas yan, maaaring masisira na ito. So wag dapat siyang magsubra sa 5 volt. Masisira na ito kung sakali masusubrahan yung ng battery, pull tayo ng battery. So ito na, maglalagay tayo ng battery ko. Bago yan i-check ko, i-check muna natin yung baterya. Okay, 3.3, so pasok pa rin siya. So ang ano ng baterya is 3.2 volt. Tama, original pa ito guys, no? Gawa ito ng Westinghouse. Kung maalala ninyo, no, yung Westinghouse is sikat na sikat nung mga 1980s pa yan, no, sa
isa siya sa mga pinasikat no, na laboratory ni Thomas Alva Edison at saka si pati si Nikola Tesla. So grabe ang history nito nung Westinghouse na ito no, hanggang sa baterya itatakba naman nila. So ayan guys, kunting ideya lang sa about sa history. Ngayon, salupak natin. Uy. So, ayan guys, so, okay na siya. So, kung nakikita nyo, gumana na siya. Pero tinakpan ko yung pinaka-panel kasi nandito yung sensor na kalagay. Pag na-expose siya sa liwanag, automatic ito switch off. So, tapan natin. Ayan. Automatic siyang gumana. So, may ano siya, may light sensor. So, ito, okay na ito. Tapan natin. So ito guys, pari pangalawang unit na tayo no. Ito yung 1.2 volt na supply na sa baterya. So ang baterya nito is AAA na chargeable. Ano pa rin yung nakalagay dito, lithium. High friction, hindi pala lithium. Nickel ano siya, hydride battery. So ito, buksan ko na rin ito. Siguro na panahon to, wala na to. Nagano na siya. Oh, alas nagmumoist na. Oh, may leak na yung ano, magmong battery. Wala. So, ayan guys, oh, papalit natin. Ang battery nito is ano 1100 no milliampere. Ano siya, nickel metal hydride chargeable. So pag meron kayo sa bahay yung ganitong klaseng ano solar no, hindi kung good pa yung ano niya, yung panel, pwede pa ano, ma-repair. Ang problema lang kasi itong panel pag nasira na, mahirap kasi bumili nito. Palitan ito lang. Wala na, buo na yung talaga bibili mo. So, maliban na lang kung bumili kayo ng mga ibang solar no, na available naman sa market at yung mga mamurahin tsaka affordable naman is meron naman ganito. Uso naman ito rin yung solar, pero kung gusto nyong i-restore o mapagana pang ganito yung klase, pwede kayo kumuha sa iba.
Okay, sige ito. Dapat ititesting na natin ito. Okay, may butahin na itong battery pero hindi enough. So hindi pa siya na-charge, so kailangan natin i-charge. Try pa tayo ng isa. Ayan, gumana na. So, battery lang yung problema nito. Itong maliit natin na 1.2 volt. So, ayan guys. Natapos kunay natin yung pero pag ganun lang solar. So problema ng itong dalawa na ito is baterya. So battery replacement lang yung ginawa. So 10 unit ito guys. Ito lang dalawa, pinakita ko paano siya palitan ng baterya at paano siya ni-repair kung sasakali, no? Hope this video sana makatulong sa inyo. Salamat sa panonood, and then huwag din makalimutan na i-like and subscribe yung aking channel at saka i-share nyo na rin yung aking video. Maraming salamat, hanggang sa muli, bye bye.